It's a life death situation na pag hindi ka umalis, it's either dun ka na po mamamatay or hindi ka po sure kung mabubuhay ka pa po the next day. Ganun po kahirap na tumira sa isang conflict-affected area. I'm Sophia. I am 22 years old. I-share sa inyo ang aking journey. Marami po kami magkakapatid. We're all 10 po sa family namin, including my mom and dad. Simula po nung nagkaroon ng conflict, wala na po talagang kalayaan. Hindi lang ang mga babae, pero pati po yung mga bata. Sa case ko po, nung bata pa po ako, is that kahit 12 midnight po, kailangan po naming lumabas sa bahay. Kasi it's either po, kapag hindi ka po alis dun sa bahay nyo, may possibility po na madamay ka sa casualties, na baka po matamaan ka ng ligaw na bala. Kailangan mo pong mag-move kasi dun ka na po mamamatay or hindi ka po sure kung mabubuhay ka pa po the next day. Siyempre po, mahirap po talaga yung mag-adjust sa mga nagkasanayan na. Pero ang ginawa po ng tatay ko, ipinaintindi po niya sa amin kung bakit kailangan naming lumipat dito, kung bakit kailangan naming iwanan yung lugar kung saan siya lumaki, kasi para din naman po sa kapakanan namin, para sa safety namin. And at the same time, para makapag-aral po kami, para mabigyan niya kami ng mas maayos na future. At dito po mahanap yung peace na ginusto niya para sa family namin. Joining the Bridges Project, ang natutunan ko po talaga doon is that sa pagkamit ng peace, in order for us to obtain peace, hindi naman pala natin kailangan gumamit ng dahas, ng brutal way, but then we can actually use the non-violent ways. Pero kung ma-educate natin ng isa at i-share niya yung mga knowledge na nakuha niya sa ibang tao, in that way, makakagawa tayo ng impact na maglalast.